Kasunod ng pagpapadeport ng mga dayuhang nagpapatakbo ng Pogo, mga Pilipino naman ang napaulat na nagtutuloy ng kanilang operasyon. Kabilang dyan, ang illegal na pasugalan at pang-i-scam. Nakatutok si Salima Refran. Sa sinalakay na IGL o Internet Gaming Licensee sa Pasay noong nakaraang linggo, kapo-napo ng bukod sa mga banyaga, may mga Pilipino na ring empleyado. Ni-raid ang 3D Analyzer Information Technology dahil sa mga sumbong ng pagpapatakbo ng scam farm. Sa mahigit 200 kinustudiyan ng mga otoridad, 62 mga Pilipino. Siguro sir, nagsisisi naman. Kaso lang, gawa nung no choice na rin sa buhay, edi wala eh. Nahirap rin kasi mamatay ng gutom sir eh. Pero ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, mas nakababahala ang mga report na may mga Pinoy na rin nagpapatakbo ng sarili nilang illegal na Pogo operations. Kapitirahan na po yon na nanggaling doon sa mga na-raid na pong mga illegal na mga pasugalan sa mga online scam hubs natin na tinatawag. Na itong mga Pilipinong ito, matututo, makakaipon ng sapat na pondo, lakas ng loob, network, connection, kakapala at sila na ang magpipimula. Kasama na ito sa mga tinutugis ng PAOC para sa total ban sa mga Pogo sa pagtatapos ng taon. Ang nakatakot yung indigenous scam farm na nagpapatakbo ay mga Pilipino. Pilipino. Ito na nga nakikita natin. May mga mangilan-ngilan nang sumusubok. Ang tanong, bakit? Napakalaki ho ng pera. May binuunang task force Pogo closure ang pamahalaan sa pangunguna ng Department of Justice at PAOC. Ibang usapan na yun. If we see that they're the ones who are perpetrating the scams, we'll charge anybody who's responsible for it. We will not spare anybody. Ayon sa Bureau of Immigration, 10,000 na sa tinatayang 100,000 foreign Pogo workers ang nag-apply ng pag-downgrade ng kanilang 9G o pre-arranged employment visas. May hanggang October 15 o hanggang sa susunod na linggo na lang ang mga foreign Pogo worker para i-downgrade yung kanilang mga work visa. Pagdating kasi ng October 16 ay otomatiko nang kanselado ang mga ito. After October 15, dyan na po mag-i-issue ang Bureau ng cancellation order for all those who are left who have not yet filed for the downgrading of their visas. Yan po ay may order to leave na, meaning they will be required to leave within a 59-day period. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, Nakatutok, 24 Oras.